morning guys. Dahil ngayon ay Friday, wala akong pasok ngayon, so magluluto ako ng regular na Pinoy pancit. Palagi natin niluluto. So may pinahanda ako ikiyam sa tabis po. Saka ito yung pang sahog. Yung pito na itong pang ano niya, nakaready na yung pang ano niya. Mga sahog. Ayan. Isang sukot lang ng pancit canton. Ito yung kikiyam tsaka ano, peaceful. Sa mga yung handa kong ano yung crispy po. Tsaka ito na yung mga pang sahog niya. May side isa kung kaya na ano, pakwan. Mainit na yung kawali guys, maglalagay na po mantika para unahin natin pituhin yung ano, isa yung mga bawang sa sibuyas sa ibang ingredients. Patayin lang muna natin ng ilang seconds. Pag uminit na po yun, ilagay natin yung bawang natin. Palambutin na natin kunti ang bawang natin pagkatapos po yun ang isunod yung sibuyas. Isunod natin yung bawang at uli sibuyas. Kung makita nyo guys, dami kong nilalagay na sibuyas. Pero iba kasi nagluluto sa kanyang yung pinamil na ito na kung video kung marami sibuyas. Kasi maganda din sa katawan yung sibuyas. So palambutin natin konti. So guys, malambot ang sibuyas. Ganun po yung ano, bin paper na kulay orange. Para maganda yung texture ng ano natin, ng pancit natin. At lalong malinaw na. Haluin lang natin ng kaunti. Pagkatapos pwede nang ilagay yung crispy pot sa kaya sa kapispoon. Saka maglagay tayo ng tubig. Actually, yung pagluluto ng pancit is sandali lang yun. Ang matagal doon yung preparation ng paghiwa ng mga sangkap niya. Yun lang ang video matagal at sa. Yan, malambot na yan guys. Isunod ko na yung crispy po. Yan. Isabay ko na yung ikiyam at ano, mismo. So kung tingnan nyo guys, ang dami ng ingredients. Marinanin na to. At least na natin yung ikiyam at ako ikiyam na para ang dahan ng pagluluto. Kaya mix natin. Takpan muna natin guys para mag-moist siya. Maya maya maglagay tayo ng tubig. Saka yung mga ingredients para dapat sa pansin. So titignan natin guys. Parang nag-moist na siya. Yan. Kundi na yung lagyan ng tubig. Kaunti natin yung tubig. Huwag naman masyadong marami dahil isang pwede pa na pancit canton yung luluto ito.
lagyan natin ng konti ng tubig. Kasi may kulay pa tayong ilalagay, yung carrots tsaka yung string beans. Oh, I think bagyo beans yata yun. Yan, parang tama itong tubig na to. Tinapan ko muna guys, kasi pamimay pag kumukulo na siya, ilalagay ko yung ibang ingredients like yung bagyo beans sa carrots. Saka yung ano, yung repolyo. So tingnan natin, kumukulo na. Pwede ko na yung ilagay yung carrots. Daming carrots. Isabay ko na rin yung bagyo beans. Haluin ko muna. So maglagay na ako ng tuyo guys. Kailangan tuyo, kunti lang muna kasi kung medyo kulang sa alat, pwede namang i-adjust nyo mamaya. So maglagay ko ng ground black pepper. Mix natin ulit. So maglalagay ako ng pampalasa guys para lalong lumasa yung pansit natin. Kung napapansin nyo guys, medyo marami itong niluto ko kasi magpipigyan ko yung mga kaibigan ko dito. I-share ko itong, hindi ko naman kayang ubusin ito, ako lang mag-isa kain ito. So, may mga kaibigan kasi ako. So, ibigyan ko sila nitong pansit. Malambot ang isang ano ko eh, may isa pa ko rito papalitan ko ito. Ayan. May nahulog. So na-mix ko na yung gulay guys, pwede ko nang ilagay yung pansit canton for final. Yung timpla niya na check ko na, tama na yung timpla. So kung kayo ay magluluto din, pakunti-kunti lang yung ilagay na ano, yung ingredients like asin o tuyo para hindi masyadong maalat. So ilalagay ko na yung pansit canton guys. Pansit canton, masukot lang. Ito na yung finished product natin, nating pancit guisado guys. So ito na yung pancit guisado ala Zero Mix TV. So ito na yung luto ko na pancit guisado for this Friday guys,
ano, may side dish yan ang pakuan, pinya, tsaka kaunting mangga. Yan, tamang-tama to sa pananghalian ngayon. So sana magustuhan niyo itong bago kong recipe ngayon, guys. Alam ko maraming marunong magluto dito, but tinatry ko to dahil gusto kong kumain ng pancit pisados today. So thank you very much, guys.